Ika-26 ng Hunyo, Miyerkules ng 12th linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat sa mga bulaang propeta na lumalapit sa inyo na parang mga tupa, pero mababagsik na mga lobo naman sa loob. Makikilala niyo sila sa kanilang mga bunga. Makapipitas ba ng ubas sa tinikan o ng igos sa dawagan? Namumunga ng mabuti ang mabuting puno, at namumunga naman ng masama ang masamang puno. Hindi makapamumunga ng masama ang mabuting puno, at ang masamang puno naman ay di makapamumunga ng mabuti. Pinuputol ang anumang puno na hindi namumunga ng mabuting bunga at itinatapon sa apoy. Kaya makikilala niyo sila sa kanilang bunga." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, mag-ingat sa mga bulaang propeta na lumalapit sa inyo na parang mga tupa pero mababagsik na mga lobo naman sa loob. Sa matandang tipan, maraming mga huwad na propeta ang naglingkod sa mga makapangyarihang pinuno. Nagpadala ang Diyos ng mga propeta para salungatin ang mga maling pahayag at mga baluktot na gawi ng mga huwad na mga propeta. Ang mga totoong propeta ay nakikilala sa kanilang paglimot sa sarili, panatag na kalooban at payak na pamumuhay. Sila ang naging tagapagsalita ng Diyos at nanindigan sila maging sa harap ng mga hari at mga pinuno. Nagbabala si Jesus laban sa mga huwad na propeta na ayon sa kanya ay madaling makilala sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Binatikos niya ang mga leader pangrelihiyon sa kanyang kapanahunan at patuloy na nagbababala si Jesus sa ating henerasyon. Maaring mahusay manamit ang isang ministro, mabulaklak, magtalumpati at napapalibutan ng maraming mga tagasunod. Ngunit hindi bataya ng mga ito na totoo nga silang propeta ng Diyos. Ang ibinibigay ng tunay na propeta sa tao ay tanging Diyos lamang. Isusuko niya ang sarili sa Diyos para gamitin siyang tagahubog ng buhay ng kanyang mga alagad at gawin silang mga mapagmahal na tagasunod ni Kristo. Lumalago ang propeta araw-araw sa pamamagitan ng salita ni Jesus, sa pamamagitan ng mga sakramento. Uunlad siya sa karunungan, magtataglay ng pusong katulad ng kay Jesus at susunod sa kanyang mga halimbawa. Pagsasagawa, naghahanap si Jesus ng mabuting bunga mula sa kanyang mga alagad. Anong uri ng bunga ang mapipitas mula sa iyo?